So, ilang mga ka-electrical, no? So, andito kami ngayon sa trabaho. So, nagkakabit kami ng main wire para sa inverter namin. So, nilalagyan na namin to ng terminal lug. So, yung paglagay ng terminal lug dito ay hindi pwede mano-mano, no? So, ginagamitan ng hydraulic crimper na to dahil sa laki niya. So, yan yung breaker na mag-handle sa kanya. Then, yung wire na ginamit natin dito ay 150mm. Or 125mm pala, no? So, sorry. So, 125mm yung ginamit nating wire dito, THHN. Dahil hindi ubra dito yung mga TW na wire. Dahil maraming bendingan to. Pag TW ang ginamit natin ay prone sa pagkasira ng balat. So, kaya ang kailangan dito is THHN. So, 125mm yan. Kaya, eto. Samahan nyo kami, lagyan namin ng terminal lug yung mga wire na to. At i-install natin sa connector niya. So, ito yung inverter natin na maglo-load sa isang motor kung saan need ng motor na mag-low speed at saka mag-high speed. Bukod doon, may variable siya para sa low speed. Mayroon din siyang variable para sa high speed controller. So, ito yung mga terminal connector niya. So, yung mga wire niya ay 125mm. So, kakabitan natin ng terminal lug. So, yung gagamitin natin para sa terminal lug ay hydraulic crimper, no? Hindi natin kayang i-manual to. Or pwedeng i-manual na pukpukin. So, wala tayong device o wala tayong tools na manual crimper, no? Meron kasing isang crimper na pinupukpuk lang rin kahit malalaking terminal lug. So, ang available sa amin dito is yung mismong hydraulic crimper. So, ito, pinapasok na ng ating kaibigan yung wire para may sukat dito sa mismong terminal connector natin. So, ipapakita niya sa inyo kung paano mag-crimp ng terminal lug na ganito kalaki. So, sa ginagawa niya ngayon, hinihigpitan niya yung isang terminal lug na nagawa na natin. Yan. So, dito sa paglagay ng terminal lug sa hydraulic crimper, so medyo matigas yung wire, no? Kita nyo, nahihirapan siya. Need lang talaga ng mga kasama dito sa paglagay ng terminal lug. Dahil medyo may kabigatan yung wire at mahirap i-bend. So then, kapag kinrimp nyo, unahin nyo muna yung lugar sa baba para bumuka yung mismong ibabaw ng wire at hindi siya nahuhugot basta-basta. Yung hydraulic crimper, kapag malalaman mo kapag yung okay na yung terminal lug, so biglang maglalatch yun. Yan, nakita nyo, biglang nawala na yung higpit. Ibig sabihin nun, okay na yung pagka-crimp o sagad na siya. So pwede nyo na lang i-release yung hangin ng hydraulic crimper para matanggal yung mismong terminal lug. So sa ginawa niya, so ni-retight niya uli para maging sure na mahigpit talaga yung mismong terminal lug. So, ito na nga na gawa na niya na ipapasok niya na ngayon uli yung wire para mahigpitan natin. So, pwedeng lagyan ng electrical tape or rubber tape para may ayos natin.